Hello guys, mga kakutingting, mga kakumpuni, meron na naman tayong bagong kukutingtingin. Stand mixer to ng misis ko, ginamit to kahapon para mag-bake ng cake. Ang kaso, nung nakasalang na yung egg yolk, mga 30 seconds lang, bigla na lang siyang umingay. And kaya hindi na namin tinuloy yung pag-bake ng cake. Isaksak ko guys, umiingay siya pag tumatakbo . Hindi siya normal na operation na tunog niya. Ito. Pati humina ng kanyang ikot. Guys, bubuksan natin, naalamin natin kung anong diferensya nito. Baka may nabungi na siyang na gear. O kaya, nagbara kung ano man. Buksan natin guys. Itong sira guys, yung pinakang belt niya nakalbo na, kaya pala maingay. Ang problema nito guys, baka wala akong makita nito sa malapit lang dito sa amin. Itatry kong ihanap to sa online kung meron ito. Buksan lang natin ito kung tingnan natin kung meron si tama itong mga gear niya. Kasi mga nare-refer kong ganito, mga nakikita kong sira, yung mga gear niya nabubungi. Pero gear B naman nasira, gear ng kwan, gear ng belt. Tumutunod. Dami-dami ng tornilyo bago mabuksan to. Kasi nakapatong to pinakang plate niya. Uy, motor pa. May motor. Ganit.
guys. Ano yun? Napakaraming tunnelyo. Ano ba to? May nalaglag. Ganda, okay naman. Ganda, walang tama. Sa bet lang tayo talaga nagka-problema, guys. Okay naman nung gear niya. So, tingin ko kasi pag ito nagka-depensya, itong mahal. Okay. Guys, tutuloy ko na lang ang pagbibideo ko pagka nakakuha na ako ng ito o nakabili na. Maghahagilap muna tayo. Mga kakumpuni, naganap ako ng belt dito sa amin sa mga electronic shop at saka sa natag dito sa mga auto supply at saka sa mga bilian ng mga sa mga motor parts, ng mga motorcycle parts. Wala silang maibigay sa akin. Kaya ihahanap ko ngayon, guys, to sa online. Kaya kailangan masukat natin ang pinakang kuha nito, pinakang circumference niya. Kung ilan. Hindi tayo mag-umpisa sa may taputulan. Importante pag sa online, ka o order, kailangan sukat na sukat. At mahirap na magkamali. Sayang. Kaya kailangan sukat. Centimeter. Yun. Tapos para sigurado tayo, yung mga ngipin yan, may mga sukat din yan. Importante rin yan. Yung pagitan ng bawat ngipin. Susukatin natin kung ilan yan. Yan. Dito tayo sa 10 magkuhan para sa 10. Para meron tayong guide. 3mm guys yung kanyang kuwan, yung ngipin sa ngipin, yung pinakang tip ng pinakang ibabaw ng pinakang ngipin niya o yung gear niya. 3mm yung kanyang pagitan. Kaya nung pag-order guys ng mga belt sa online, siguraduhin ako at baka tayo mapamali, sayang. Ito hindi natin na sure kung ano kasi nabalata na to, nakalbo na. Yan, hindi natin sure. Baka sakali na lang. Basta 385. Ito yung mga nakita ko sa online na mixer, mga branded. Pero mga belt nyo, mga walang sukat. At ang mamahal. Ito ang nakita ko, belt ng scooter, 384mm at saka 3mm. Kaya ito ang in-order ko. Hello guys, na-receive ko na itong aking in-order na belt sa Shopee. Galing pa itong China, kaya ito inabot ng halos isang buwan. Tagal kong hinintay. Kaya itong stand mixer nito, naka-standby siya ng matagal-tagal. Ngayon, marirepair natin siya. Yan guys, so makapal nga lang to kasi pang scooter itong aking in-order. Wala kasing available na pang dito sa mismo mixer na to, kaya meron na siguro siyang available kaso mamahal nga. Ito, 65 pesos lang, bale lumabas na 81,
Tapos binigay ko na yung sukrido sa nag-deliver, kaya 100. Laking mura pa rin. Yung mabibili mo sa online na mga talagang pang stand mixer na belt, 600 to 800, may 1,000 pa mayigit. Guys, tingnan natin kung kakasya. Kailan mo naghintay, mixer, alis ang buwan. Yun nga lang problema, guys. So, ito yung original, ito yung sa ngayon, malapad. Tingnan natin kung kakasya dito sa pinakang target, parang flywheel. Pit naman siya. Dito. Yun lang problema. Hindi kasya makakapagbawas ako nito. Guys, babawasan ko lang. Siguro liliyahin ko to para titsagayin sa liha para makuha yung tamang lapad niya. Tapos itong pinakang kuwan niya, tingnan natin kung kakasya. Sa tingin ko naman, guys, sasakto to. Okay, lihain ko muna. Okay na, guys, nahaliha ko na. Guys. Pasok na siya, Okay. Tapos yung gear niya, ay pinakangipin niya. Saktong-sakto, yung sinasabi ko sa sukat na kailangan pag-order, susukatin yung pinakang pitch nung gear. Saktong-sakto yan. Kasi yung iba dyan, 5mm yung kanyang pinakang ngipin sa ngipin. Ito, 3mm, saktong-sakto. Sana nga lang, mag-swak siya kasi medyo makapal to. Sana. Kabit natin. Lain ko muna itong driven gear. Tapos ito. Pumasok ka. Yun. Okay. Guys, sakto lang yun, Kung sinukat natin 385. Ito yung 384. Di 1mm lang. Kaya siguro naman matatagalan to bago masira sa kapal ng belt na to, pang scooter. Guys, kung masisira kayo ng ganito, kung mayroon man kayong ganitong gamit na mga local na mixer, ayun, mayroon na kayong idea.
sa halip na bibili kayo ng pinakang replacement niya na pang mixer, mag-isa, ito na lang gamitin mo sa scooter. Siguraduhin nyo lang talaga yung nasusukatin nyo yung pinakang length ng belt o circumference niya. At saka yung pitch ng ngipin niya. Tetesting ko guys. Oh, kakabit ko pala muna ito. Para sure. Pakaliit naman ito. Washer. Tapos meron siyang lock washer. Bago yung pinakang nut niya. Ang pasaran niya, counterclockwise. Testing. May kulang extension. Uy, gumana ka. Yan na. Uy, ganda. Ayos. Oh guys, may bago na naman tayo natutunan. May idea na kayo kung paano magpalit ng belt ng isang stand mixer. Thank you guys, salamat sa panonood. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, para mas marami pa kayong matutunan o makuha na ng idea, subscribe lang po para na no-notify kayo sa mga video kong gagawin pa. Salamat!